hot dog, not your soft drinks. Hello? Apo, kami po yung magbibigay ng Christmas basket. Maraming salamat po sa Noche Buena package na galing po kay Allen at ang TransMorena Vlogs. Malaking tulong po ito sa amin, lalo po sa kalagayan ko. Maraming salamat po sa Martinez family. Mamahalin, oren, morena ko. Mamahalin, moren, morena ko. Mamahalin, moren, morena ko. Mamapahalang sa morena. Mami, ano? Hi mga kalabwin, so ngayon po mamimigay na po kami ng aming mga Christmas package. So ngayon po ay December 23. So first batch muna po to kasi hindi namin kakayanin kasi may pasok ko kanina. Wala pa ako masyadong tulog, so dadagawin namin dalawang batch. So, ayun. So, sino makasama natin? Kasama namin si ang aming manager. Si Manager Joy. So, si Joy. Si youngest sister. Ayun, at child driver namin niya. Si Hans. Si Mr. Carlo. At ang aming, ano, tawag dito, nung manager yun. Road manager. Si Joy. Yeah. Talent manager yan. Basta namin din ang talento na mabinatilyo. So, ayun. Which has luck. So, ano ba yung success ko? Ayun na. Ikaw mag-lead. Consonants feel the presence of our Lord God. Heavenly Father, we thank you for today. This is such a milestone for all of us. And this is the perfect time, Lord God, to be very grateful for all the blessings that you gave us. Despite of all the things that happened in the past, Lord God, you made us capable of sharing what we have, sharing our efforts, our small blessings, whether it's small or big, Lord God. We are still very thankful about that. Lord, this is such a very great move, Lord, to show other people that love still exists. And we hope, Lord God, that despite of the pandemic, despite of the depression, uncertainty, Lord God, I hope that this small gestures, Lord, will make a big impact to those people who will receive the gift. And I pray, Lord God, for Tim and Jamel, that they will continue this kind of action in helping out other people. All of this, Lord God, we ask and pray in your mighty name, Jesus. Amen! Of course! Si Lord yung kinakausap mo. No? Taray, nagiging straight English siya. Good afternoon. Papa, si, ano po to, Girly Book? Si, ano po to, Girly Book? Hello? Papa, kami po yung magbibigay ng Christmas basket. Papa. Papa, ito po ba si basket? Ito po ba si Naomi Cotas? Apo, ma'am, bali, papunta na po kami maya-maya dyan, ha? Expect nyo na lang po kami. Ano yung address? Ito po ba yung address nyo? Confirm ko lang po. Block 11, lot 11, section 1, S, ano to? Sunny Book 2? Okay, sige po. Expect nyo na lang po kami. Maraming salamat po and advance Merry Christmas. Salamat po, Merry Christmas. Hello po. Saan po ba yung dito na? Pag-lockdown, pa extra-extra po siya. Tapos nung nag-lockdown po, nawala na po talaga siya ng biyahe. Oo, kanina nga.
Tapos nung bumalik po, alternate naman po yung biyahe nila. Kaya... Kamusta naman po ba? Nangyari ng pandemic? Hirap po. Buti na lang po may nanay ako bando dun sa may tipo nagbibigay ng mga gulay. At kahit pa paano, yan pong Christmas parcel. Kaya makatulong po. Ayan po. Masi. Lian Marie po and TransMorena Vlogs po. Sige po. Merry Christmas po. Gladys po sa inyo. Salamat po. Habang nasa Sunnybrook 2 na kami, nagtawag na nagtawag si Jumel ng mga nominees at ng mga nag-nominate sa kanila. Hindi din kasi biro ang magbahay-bahay dahil hindi naman kami pamilyar sa lugar na ito. Isa sa pinaka hindi namin malilimutang pinuntahan ay ang ni-nominate ni Miss Hazel na nagtatrabaho sa DSWD. Napili niyang i-nominate si Tatay Doming at si Nanay Binin. Pareho na silang senior citizens at si Nanay Binin ay hindi na nakakakita. Hirap na rin siya sa paglalakad. Madalas daw makikita si na Lola sa may gate sa may Sunnybrook 2. Mabuti na lang at sila ang napili ni Miss Hazel na bigyan ng konting regalo ngayong Pasko. Noong una ay naguguluhan pa si nanay kung ano ang nangyayari sa mga oras na iyon. Hanggang sa ipiniliwanag na lang ni Miss Hazel na makakatanggap sila ng munting regalo mula sa atin. Hindi ko rin malilimutan yung sinabi niya na, "Pasensya na anak, hindi ko kasi nakikita tong binigay nyo." Baka sa mukha ni nanay ang saya nang inabot na namin ang aming regalo. At wala na akong narinig sa kanya, kundi puro pasasalamat. Pag-alis namin kina Lola Bining, magkahalong lungkot at saya ang naramdaman ko. Nalulungkot ako dahil sa estado nila sa buhay. Pero masaya rin naman ako kasi kahit papaano, napasaya natin sila sa pamamagitan ng maliit na bagay na para sa kanila sobrang laki na. At ang lahat ng ito ay hindi mangyayari kung hindi rin dahil sa inyo. Ito naman si Kuya Rolly, isang tricycle driver. Nag-comment din siya sa Facebook post ko para i-nominate si Tatay Doming. Ipiniliwanag niya sa amin na si Tatay Doming at si Tatay Honrado ay isa lamang. Nagkataon lang na ninominate niya si Tatay Honrado at ninominate naman ni Miss Roan ang asawa nito na si Lola Bining. At dahil naging maganda naman ang intensyon ni Kuya Rolly, nag-decide kami na sa kanya na lang ibigay yung Christmas bag. Napahanga kami ni Kuya Rolly dahil sa kabila ng kanyang hirap sa paglalakad, nagagawa niya pa rin mag-drive ng tricycle at ninominate niya pa si Tatay Doming imbis na ang kanyang sarili. Mas inuna niya pa ang ibang tao na sa tingin niya ay mas nangangailangan. Kuya Rolly, saludo po kami sa ipinakita niyong kabaitan. Sana po ay marami pa pong tao ang katulad niyo. Marami ring salamat sa pagiging mabuting ehemplo. At sunod-sunod na nga po nagdatingan ang mga ni-nominate at ang nag-nominate sa kanila. May mga nag-nominate ng kaibigan, ng kapitbahay, ng kamag-anak na sa tingin nila ay mas nangangailangan. Sa maliit na bagay na pag-nominate para sa ibang tao, may papakita natin ang tunay na diwa ng Pasko at yan ay ang pagbibigayan. Yung mga na-nominate ng ating netizens, yung iba marami raw anak,
yung iba na wala ng trabaho, yung iba bagong opera lang, at yung iba ay talagang hirap na sa buhay. Maaring ang mga bagay na pinamimigay natin ay hindi gaanong kahalaga para sa ibang mga tao. Pero para sa kanila, sobrang laking bagay na ito. Iba pa rin kasi talaga ang Pasko kung may handa at sama-sama kayong kakain pagdating ng Noche Buena. Sabi ni nanay, matutuwa raw ang kanyang mga apo dahil makakapaghanda sila ng spaghetti. Nung humingi ako ng tulong sa netizens para i-nominate ang mga sa tingin nila ay karapat dapat makatanggap ng ating Christmas basket, mas pinrioritize ko yung mga nag-nominate nang hindi para sa kanila. May mga nag-comment po kasi na humihingi ng Christmas basket para sa kanilang mga sarili. Pero iba pa rin talaga ang impact kung mas gusto nilang tulungan ng ibang tao bago ang kanilang sarili. Kaya sa lahat ng mga nag-nominate, maraming salamat po sa inyo. Hindi lamang po ang mga nabigyan nyo ng tulong ang natulungan nyo. Napatunayan nyo din po sa amin ang kahalagahan ng pakikipagkapwa-tao. Na ang pagbibigay sa kapwa ay hindi kailangan maging mahal. Na ang pagbibigay sa ibang tao ay kailangan material na bagay lamang. Sa mga taong napili nyo, na iparamdam nyo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Na habang may buhay, may pag-asa. Na ang Pasko ay para sa lahat, mahirap man o mayaman. Na ang Pasko ay panahon ng pagmamahalan at pagbibigayan. Habang palabas na kami sa Sunnybrook 2, nakita ni Joyce ang isang lalaking nakasakay sa wheelchair. Ang napansin namin, paatras yung andar niya. Napansin namin na itinutulak ng kanyang mga paa ang kanyang wheelchair para lang makausad. Dahil rito, pinarapat namin siyang puntahan at amin siyang kinausap. Tinanong namin siya kung saan siya nanggaling. Ang sabi niya, pumunta raw siya ng Sunnybrook 2 para manlimos. Nabanggit niya rin sa amin na tagapabahay daw siya. Na kung tutuusin, sobrang layo sa Sunnybrook 2. Sinabi niya sa amin na araw-araw siyang pumupunta dito sakay ng kanyang wheelchair. Mabuti na lang at natagpuan namin siya para kahit papaano maging masaya ang kanyang Pasko. Ipinakita niya rin sa amin ang bukol sa kanyang likod. Tay, kung mapanood mo po ito, nais ko pong malaman nyo na pinagdadasal namin kayo. Mag-iingat po kayo palagi at huwag kayong mawawala ng pag-asa. Siya naman po si Aling Josephine. Ninominate siya ng taong kanyang pinagsisilbihan. Kay Miss Myla, maraming salamat po sa pagpili niyo sa kanya. Dahil sa inyo, magiging special ang Pasko niya. Bago kami tuluyang lumabas ng gate ng Sunnybrook 2, nakita namin si Tatang na nanlilimos. Kaya kahit hindi siya kasama sa aming listahan, napagdesisyonan namin isama na lamang siya sa makakatanggap ng Christmas bags. Pagkatapos naming magpunta ng Sunnybrook 2, tumungo na kami sa Sunnybrook 1 para mamigay ng Christmas bags. Dito namin na-meet si Janella na ninominate si Anna, si Mara na ninominate ang kanyang mga magulang, at si Rameline na ninominate si Christine. Sabi nila, kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Nakakatuwa ang mga kabataang ito dahil pinili nila ang sa tingin nila ay karapat dapat na makatanggap ng ating munting regalo.
Pagkatapos namin pumunta sa Sunnybrook 1, ay nagtungo naman kami sa Country Meadow. At dito namin nakilala si Aling Leonie na ininominate ni Abby Jane. Sabi ni Abby Jane, gustong-gusto niyang tulungan si Aling Leonie. Kaso kapapanganak niya lang at nawalan din naman ng trabaho ang kanyang asawa. Aniya, may sakit daw sa puso si Aling Leonie. Gustong-gusto na nilang dalhin ito sa ospital, ngunit kulang ang kanilang pera. Aling Leonie, sana po mapanood niyo po ito. Gusto po naming malaman niyo na kasama po namin kayo sa aming mga dasal. Ibibigay lang po sa inyo ito, sa gitlam po. Ano bang ginagawa nyo na ay nagbaano kayo ng kalakay? Bibigyan namin kayo pang Noche Buena. Ano po pangalan nyo, Nay? Linda. Taga saan po kayo? Taga dyan lang. Ayun po. Merry Christmas po. Pwede po kayo, Mr. Noel? Magbibigay lang po ng papasko. Ako, meron pong magandang loob na inominate po kayo. Opo, nag-post po kasi kami sa Facebook. Tapos kayo po yung pinili niya na bigyan namin. Merry Christmas po. Salamat. Sige po, kuya. Merry Christmas po. Yan. Ilan po yung anak niyo, kuya? Pito. Sige. Ayan po, pang-ano nyo na po yan, pang Noche Buena. Salamat. Hello po. Hello po, good evening po. Magandang gabi po. Morning daw. May konting papasko lang po. Ay, salamat. Ayun ako, sa kanya po kayo magpasalamat kasi hindi niyo. Hindi ko kaya alam. O, di ba? Best friend niya daw po kasi kayo. Oo. Ate ako niyan, pero parang ano na rin kami. Parang magkapatid sa ibang nanay. Maraming salamat po sa Noche Buena package na galing po kay Allen at ang TransMorena Vlogs. Malaking tulong po ito sa amin, lalo po sa kalagayan ko. Ayun salamat po. Tsaka magpa-thank you po kayo kay ate. Kesa mga nag-ano rin sa akin, sa nag-sali sa akin si Regine Mendoza, salamat. Thank you. Hindi ko talaga alam na sinali niya ako, sinabihan niya lang ako na ati ta, baka may dumating dyan na ano. Kanina niya lang sinabi sa akin na TransMorena, puro sila mga ano te. Sabi ko, talaga? Hindi ko talaga alam. Sige po, ate. Yeah, thank you na marami, 100 points. Just na lang, bahala. Nako, God bless po. Hello po. Gandang gabi po. Ayun po. Merry Christmas po. Kilala niyo po kasi yung nag-nominate. Si ano, ang pangalan? MJ. Siya po yung nagsabi na kayo yung bigyan. At tawag ko lang po kasi sa kanya ati Joan. Ayun. Ano po yung kapitbahay niyo po ba yun? Dito, bali po naglilinis po ako sa kanila. Ah. Ako po yung sinali niya. Ayun. Magpa-thank you po kayo sa kanya. Thank you po ati Joan. Merry Christmas. Sa Ayoni. Sige po, ate. Merry Christmas po. Salamat po. Merry Christmas. Ingat po. Hi, everyone. So, nandito na kami sa bahay. No? 7:45. Ayun. Out of 15, nakapamigay kami sa 20 na katao. At ang oras ba tayo nag-start? Mga alas 2 na siguro. Oh, ayun. So, mga 3 hours, naka 20. Ilang hours din kami namigay sa Sunnybrook 1, Sunnybrook 2, Country Meadow, tsaka sa Country Meadow, tsaka sa Ella. So, ayun. Tapos may mga nakita po tayo, di ba? Yes. Ano, how was the experience naman? Actually, masaya kasi nga, di ba? Lalo't yung mga nangangailangan,
talaga. Alam naman natin na lahat tayo nangangailangan, pero may mas nangangailangan. So, masarap na kahit papaano eh, maparalam mo na yung tulong-tulong na pinagsama ng mga kaibigan ni Timmy, yung mga alam na nagumutin loob, is nabahagi. So, yung mga saya na naramdaman sa kuha nila, super saya. And lastly, may mga nakasalubong tayo na hindi wala sa listahan, pero nakita naman namin na mas nangangailangan. So, yun, binigyan din namin. So, napakasaya. Okay, thank you. Ikaw naman po, ang aming manager po pala. Nabagong urban. Hindi, malayo. Malayo ang shot. Nabagong urban. Yan. First time ko kasi mamigay to Christmas pa. Parang sa akin, nakaka-overwhelm na makita yung mga taong nangangailangan na mas, may mga mas deserving pa. May mas, alam mo yun, mas mahirap pa. Tapos, sobrang saya makita na sa mga pasasalamat nila. So, laking tulong yun. Kahit sobrang hindi naman ganun ka bongga, pero para sa kanila, sobrang malaking saya, bagay. Laking bagay na yun. So, ayun. Thank you, manager. At kakausapin naman po natin ngayon ang ating road manager. Ang talent manager. Ang marketing. Ang TransMorena Vlogs. So, ano, kumusta naman ang lakad mo today? Ayun, ano, nung una, kanina, pagpunta pa lang natin, excited talaga ako. Ano yung experience trading culture natin sa labas. Kasi, for me, first time ko lang di mamigay ng ganon. So, kanina, yung pag nakikita ko yung pasasalamat nila, yung ngiti nila, tapos yung mga naiyak, parang, ang sarap sa feelings. Yung kahit anong pagod mo, pagpupunyat mo, basta pag nakita mo yung ngiti sa mukha nila, promise, ang sarap sa pakiramdam. O, diba? Pahinga lang kami naka, ano, ng gutom. Kaya, basta sobrang pagod. So, ayun, sana meron pa ulit next time. Actually, bukas meron pa tayo. Yes! Diyos ko, kaya kailangan natin magpahinga. Sana naman sumagot yung kumatawagan namin kanina, sayang ate. Oo nga, eh. Ayun, so see you guys tomorrow. So, full blast. Salamat. Merry Christmas po na po! Ay! Naku! Thank you! Hindi! Okay lang! Grabe! Thank you! Ben, maraming salamat sa inyo sa kaloob mo sa amin, ha? Merry Christmas and Happy New Year! God bless you! Ay naku! Bakit po? Anong problema? Puso mo, labis-labis ang iyong nadarama dahil ibang magmahal.